Tayo andito ngayon sa puno ng Malberry. No, mayroong may dito na CCTV. Ito, oh, may bunga siya, may hinog. Native lang po ito. Native po na Malberry. Yun, ang kulay niya po, ayan po. Ang kulay niya po kapag medyo hinog. Pero hinog na hinog, parang ganito. Matamis. Ito pong Malberry, no, ay may mataas na iron at the same time maganda rin pagkuna ng vitamin C dahil mataas rin po ang vitamin C nitong Malberry. Ayan po, maganda po itong vitamin C. Antioxidant. Ito po'y libo-libong taon na rin pong ginagamit ng mga Chinese bilang isang herbal medicine, no, mga ka-GCTV. Tinuturing nila po ito na nakapagpagaling sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Bukod sa vitamin C, meron din po itong vitamin K, potassium, calcium at iba't ibang mineral. So bali, nakapagpababa rin po daw ito ng cholesterol level, blood sugar at mapanganib na mga cancer. Ang kanyang mga bulaklak, no, ay tila kulay green. Ayan po, may mga kulay green. Ito po'y medyo murang bunga pa. Pag medyo hinog, naging kulay red. Alam nyo po, itong hinog nito, yung kulay violet po, ay ginagawang wine, no? Pwede siyang gawing wine. At ito naman pong kulay red nito, ay pwedeng gawing suka. May maasin po siya. Tamtaman lang kanyang asim, no? Ang taas ng vitamin C nito. Tsaka antioxidant pa talaga. Dahil hindi pa siya katamisan. Ang dami, no? Ito po yung kulay violet na kung saan pwede na siyang gawing alak. Ang dahon po nito ay pwede rin gawing tea, no? Ito'y gawin nating tea. Pwede rin siyang ilaga. Tinatawag po ito sa Bisaya na Paudi Arco, no? Ang iba nito, hinahalo sa langis, no? Upang gawing panghaplas sa kung saan nananakit na mga kasukasuhan o likuran ng isang tao. So, andito po tayo sa Barangay San Pulan, mga ka-GCTV, Pasig City. Pero magugulat at ang dami palang tanim dito na Malberry. Salap. Naitid lang po ito. Ibang variety rin po ito, no? Madali lamang po ito itanim kung nais natin magtanim. Kitsa nga lang po nito, eh, pwede pong itanim, mga ka-GCTV. Kung nais natin magtanim. Ayan o, kumpul-kumpul po siya. Kumpul-kumpul po. Mas gusto ko po yung hindi ganyan, no? Kasi medyo maasim-asim. Kapag hinog na hinog, napakatamis na po. Mami! Ano? Maglamang ang kanyang hinog. Ayan o. Laglag na lang po siya, no? Pakuha natin, laglag na siya diretso. Dahil sa ano talaga ay override na. Makarami. Makarami, sobra. So kung may tanim po kayo nito, ito po'y magandang gawing pangpaswerte kapag New Year, no? Dahil kumpul-kumpul po ito. Kapag may tanim po kayo, abay, ito yung gawin nating panghalina sa grapes. Pwede po ito, no? Dahil maihalin tulad rin po ito sa grapes, no? Kumpul-kumpul. At kulay red ang kanyang medyo hilaw, din kulay purple naman yung kanyang hinog na, no? So ito yung maganda sa New Year, no? Oh, kita mo ang ganda ng kulay.